Good day mga kalikha! Tag-ulan na naman at sa video na ito ay mag-review tayo ng dalawang popular na raincoat na bibili online. Unahin natin ang number 922 o yung mas kilala sa variety niya na titanium kapote. Ito ay rubberized, vulcanized, dual flap enclosure at 100% waterproof. Terno na rin pala ito. Meron na itong kapote, pants, plus may pouch pa. Yung sleeve opening niya ay garterized na, kaya sure di basta-basta papasukin ng tubig. Reflectorized na din siya, kaya visible kahit gabi. May extended clear visor din. Neck flap with snaps. At meron din itong apat na snap buttons. 1, 2, 3, 4. At zipper enclosure. Itong zipper lang ang bukod tanging may tahi sa kanya. Kahit sa laylayan ay vulcanized na din na diagonal pattern, kaya sure na matibay. Kahit sa likod may reflector din ito. At may reinforcement pa. Gaya niyang bilog na yan. Specs naman tayo. Ito nga pala ay free size mga kalikha. Unahin natin ang chest width. 25.5 inches. Para sa body length, 31 inches. Sleeve length, 29 inches. At sa laylayan or hem, 26 inches. Sunod naman natin ang pants. Fully garterized din siya at vulcanized ang construction nito. At meron ding reinforcement para sure na matibay. Ayan o. Sukati naman natin ito. Para sa length o haba, 39.5 inches. Opening naman, 9 inches. Hip width, 23 inches. Ang thigh width, 12.5 inches. Sa garter niya, pag hindi stretch, nasa 13 inches. At pag full stretch naman siya, yan, nasa 23 inches. Sa crotch naman o yung punja, 13 inches mga kalikha. Isuot natin para makita nyo ang itsura sa height ko na 5'7.5 na may 147 pounds. Meron nga pala itong excess part sa likod para pag umupo kayo, hindi nahuhubad o nababanat ng husto. Ayan ang zipper, then snap button para mas secured. Medyo matagal lang siyang isuot. Ayan, tama lang siya para sa akin mga kalikha. Hindi masyadong maliit at hindi rin masyadong malaki. Sakto lang para makakilos ng maayos. Try naman natin magsuot ng helmet
kung hindi alanganin. Ayos lang siya pero medyo sagaba lang onti yung clear visor. Lika, subukan naman natin sa ulan kung talaga 100% waterproof ito. Stretchable siya, kaya kahit anong gawin mo ay makakilos ka ng maayos. Yan, mantanga lang. Ayos, hindi nga ako nabasa ng ulan. Try naman natin sa banyo kung talagang kakayanin ang lakas ng tubig galing sa shower. May pagkakataon din kasi na talagang sobrang lakas ng ulan, lalo na kung nakabike ka or motor ang gamit mo. Dahil malakas ang impact ng hangin at tubig ulan pag umaandar ka na sa kalsada. Ayun, legit, na-waterproof nga. Yung basa sa malaking tiyan ko, pawis yun. Dahil mainit nga lang talaga ito pag suot. Para sa quality, makapal at stretchable siya na parang mantel na nilalagay natin sa mesa. Even yung pouch niya, same ng material ang ginamit. Iwas lang madikit sa mainit gaya ng tambucho dahil malulusaw ito. Sunod naman natin yung number 99 na mas mura. Lightweight, water resistant, heat resistant at adjustable ang hood. Set na din ito at may pouch na din. Garterized din ang sleeve opening niya at nakatahi ito. Sa lahat ng dugtungan ay traditional na tahi ang construction nito. Meron din siyang clear visor at clear tape na kasama ng tahi para hindi basta-basta pasukin ng tubig. Meron din itong adjustable hood cord. Dalawang snap button sa magkabilang dulo at zipper naman sa loob para sa enclosure niya. Maayos din ang pagkakatahi nito. Nasa likod nga lang pala ang reflector nito na nakatahi din. Ang fabric nito ay parang cover ng sasakyan. Meron nga pala itong sizes at itong akin ay triple XL. Specs tayo ulit. Unahin natin ang laylayan. 26 inches. Body length 31.5 inches. Sleeve length 30 inches. At para sa body width 25.5 inches. Para sa pants ay syempre triple XL din ng size. Ang length niya ay 38.5 inches. Opening naman 9.5 inches. Para sa waist garter 8 inches. At pag naka full stretch naman nasa 21.5 inches. At sa crotch o punja 13 inches. Sa hips 21 inches mga kalikha. Isuot din natin ito para makita magiging itsura para sa height ko. Walang excess material ito sa likod ng puwetan. Mas madali isuot dahil meron lang itong dalawang snap button at zipper at madulas ang tela niya. I-try natin ulit pagsuot ng helmet. Mas madali isuot ang helmet dito dahil mas manipis ang tela nito. Makakilos ka din ang tama pero pag nag-squat car mo po ay medyo masabit sa bandang tuhod dahil hindi stretchable ang material. Sugod ulit sa ulan mga kalikha. Hindi rin tayo nabasa.
Friday natin sa shower ng magkaalamanan. Ayan, tuyo ang damit natin bago tayo pamasok ng CR. Maaaring ganito kalakas ang ulan kung may bagyo o pag natalsikan ka ng tubig baha sa katabi mong sasakyan na rumaragasa. Bad trip yun, di ba? Nakaw, nabasa tayo mga kalika. Sa zipper part siya nadali. Para sa quality, ito ay parang tela ng payong na coated. Mapapansin niya na medyo madali mabakabak ang coating niya sa loob. Wala din siyang stretch, kaya sa mobility, eh medyo limitado. Lalo na pag sasakay ka ng motor o bisikleta. May kanipisan lang ito, kaya madali ipak at mas magaan dalhin. May available sizes din ito. Para sa dalawang kapote na ito, ay masasabi kong mabibigay nila ang purpose na hinahanap natin bilang rain gear. Ang number 99 ay madalin-dalin, di ganun kainit sa katawan pagsuot, at di hamak na mas mura. Ang number 922 naman ay may kabigatan both sa material at presyo, pero di hamak na protektado ka sa ulan. Nasa lifestyle at budget mo na ang makakapagsabi kung alin dito mas bagay para sa iyo kalikha. Maaring dagdag bilihin pa ito sa iba, pero magandang investment din para sa taong naghahanap buhay sa kalsada. Lalo na sa mga kaibigan nating delivery riders at bikers na exposed sa init at ulan. Saludo ko sa inyo. Hindi madali ang buhay, pero walang mahirap sa taong gustong matuto at may tiwala sa proseso. Hanggang sa muli, ako si Christian, likha na!